Sa video na nakuhanan ni Deo Angelo, isang graphic editor, kitang-kitang isang lalaki na lantarang dumudukot sa bag ng isang pasahero sa jeep. Papunta ako nun sa DASMA PNP para kumuha ng police clearance. Tapos sumakay ako sa may jeep na yun. May mga sumakay na lalaki, mga 4 hanggang 7 na lalaking ganun. So sabay-sabay silang sumakay ng jeep. Lahat may bit-bit na props na bottled water. Mayroon isang lalaki na nagsuka kunyari. Pero actually hindi siya nasusukay. Nung una nahihilo-hilo siya. Then maya-maya sumuka siya. Pero hindi naman talaga sumuka kung dilaway lang. Ang paserong nurse ang biktima ng kunwa-kunwari suka. Ang katabi na dalawang lalaki aligaga sa pagtulong. Pero ang mga inakalang Good Samaritan, mga kawatan. Kunyari, tutulungan nila yung nasukahang nurse. Then, tatarantahin nila kasi yung sitwasyon eh. So, kumuha sila kunyari ng alcohol, pamunas, bulak, tissue, yung mga ganon. Doon sa ibang pasayeros. Dahil nga natataranta na yung sitwasyon, sila mismo yung dumudukot na ganon. Hindi alam ng ibang pasayero na ninanakawan na pala sila. Ito ang bagong grupong umiistilo ng pagsusuka, ang Dura-Duragang. Pabuti na lang at alisto ang nurse na sinukahan ng mga kawatan. Dahil habang pinupunasan siya ng isa sa mga ito, mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Pero ang isa sa mga pasahero nawala ng wallet. Kung ano-anong estilo na ang ginagamit ngayon ng mga halangang bituka, may isang grupo rin ng mga mandurukot. Bubblegum naman ang gamit na pandinlang sa kanila mga biktima. Siksikan sa bus. Ang kawatan, makikita na tinutulungan ng isang babaeng pasahero na tanggalin ang bubblegum na nakadikit sa kanyang buhok. Pagtigil sa bus stop, bumaba ang kawatan, kasunod ang dalawa pang kasabwat. Ang babaeng pasahero, sumigaw na nawawala ang kanyang mga gadget. Inabol niya ang mga mandurukot. Pagbaba ng bus, inaway niya mga ito hanggang sa ibalik ang kanyang mga gamit. Ang mga kawatan, ibinalik ang mga ito at umalis sa tila walang nangyari. Ganun din talaga, salisi rin din. Moron salisi talaga. Kaya lang naggumagawa sila ng senaryo para malipat yung attention mo. Pero plain and simple, puro salisi talaga. Kung may Dura-Duragang, Bubblegum Gang, mayroon ding Ipit Gang. Ang estilo ng mga ito, ipitin ang kanilang mga biktima sa loob ng bus. Sa video na nakuha ng isang news cooper, ang pagsalakay ng Ipit Gang sa isang bus. 4 na lalaki sumakay ng bus. Ang isang miyembro ng grupo, hindi mapakali at palingon-lingon. Samantala, ang ibang kasamahan, makailang beses na lumipat ng bukluan. Ganito sila maghanap ng biktima. Nang pumara ng isa sa mga pasahero, ito na ang naging hudya ng kanilang pag-atake. Inipit ang mga kawatan ng pasahero at dinukutan ng wallet. Yan ang madalas na ginagawa nilang modus. No? Kasi napakadali, iipitin mo yung tao, tapos sasalisihan mo yung kaliwaan. Sasalisihan mo, kasi itong mga ipit gang, pag lumakad to, in group. Kung sa pampubliko sa sasakyan to, kung sa jeep, dalawa sila, sa-sandwiching kanila. Ang mga ganitong modus ayon sa PNP, lahat ay paraan ng pananalisi. Kumbaga, nag-iisip lang talaga yung mga kriminal ng mga paraan para makuha yung atensyon mo. Para maiwasan ang maisahan ng mga kawatan, kapag nasa pampublikong sasakyan, maging alisto sa paligid. Kung sa pakiramdam mo, may instinct eh, human instinct. Ang pakiramdam mo, hindi ka na komportable dahil naiipit ka, umalis ka na. Pwede kang pumara sa sasakyan, bumaba ka. Kung nasa bus ka naman, magpara ka. Kung di ka lumipat ka, kung nasa MRT ka naman, eh siyempre di ka makakababa, lumipat ka ng pwesto mo. Follow your instinct. Kapag bababa ng bus, huwag makipagsabayan sa ibang pasahero para hindi mabiktima ng ipit gang. Kaya kung sabay-sabay bababa, hayaan mo muna silang mauna. And then, kapag ramdam mo at kita mo naman, no, nakukunti na lang, at wala nang hindi ka na masyadong ipit,
sumabay ka na ang pababa. Kapag nabiktima ng mga kawatan, huwag nang tangkain pang manlaban para hindi mapahamak. Tandaan ang itsura ng mga ito at i-report sa otoridad. Tandaan mo na lang ang kanilang physical features. Ano ang kanilang itsura, ano ang kanilang mga identifying marks, yun na lang ang gagawin mo. Kasi wala ka na magagawa dun eh. Kundi masasaktan ka lang o baka mapatay ka. Mga igan, sa panahon ngayon, nagiging malikhain na rin ang mga kawatan sa estilo ng pagnanakaw. Pero anumang bagong estilo ay dapat hindi uubra. Basta alisto tayo saan man magpunta.